guys! May expected visitors ako na darating. Marami-rami sila. Of course, kung may bisita, kailangan ng food at panghimagas. Kaya naman dali-dali akong gumawa ng flan. Pero yung flan natin, tamang-tama sa mga madalian dahil no bake, no steam. Kaya naman, keep on watching para po ma-achieve natin yung flan at super sarap kahit gahol tayo sa oras. Una, tunawin lang natin ang ating clear gelatin sa normal lang na temperature ng tubig, room temperature. Tunawin lang natin and isit aside natin until mag-bloom ang ating gelatin. Dito may egg yolk tayo pero pwede kayong gumamit ng buo. Pero lang guys, hindi talaga maiwasan buo-buo ang mangyayari doon sa leche flan natin. Kaya for safe, egg yolk na lang po ang gamitin natin. Maglagay din tayo ng gatas, condensed milk at evap or yung fresh milk natin. Lagyan din natin ng vanilla para po matanggal yung langsa ng ating itlog. Pagkatapos nating haluing maigi, kahit hindi na po yan nasalain, okay lang po yan kasi later, sasalain natin. Lulutuin lang natin or hindi naman pakulong-pakulo. Basta tamang ano lang isang kulo or dalawang kulo, okay na po yan. Tapos, isama na natin ang ating tinunaw na gelatin. Pinainit ko lang siya para magiging watery. At continue dapat yung paghahalo natin. Ganyan lang dapat, hindi talaga kailangang kulong-kulo siya. Pagkatapos nyan, that's the time. Salain natin para magiging smooth yung texture ng ating flan. Pwede yung salain natin atin 2 times para talaga matanggal yung mga buo-buo. At haluin lang natin para talaga magiging smooth na smooth yung texture ng ating flan. Pagkatapos, of course, ilalagay na natin sa ating mga napiling mga lalagyan dito. Intended talaga to sa mga visitors na darating. Ayan. And of course, pwedeng-pwede yan sa mga negosyante blues. Pwedeng-pwedeng pagkakitaan ang flan. Of course, sino bang ayaw sa mga flan? Paborito natin yan. Pagkatapos, palamigin lang natin para mag-firm. Dito, nagtutunaw ako ng cornstarch at tubig. Gagawa tayo ng slurry para sa syrup natin. Mag-caramelize lang tayo ng sugar. Hindi na kailangan i-memorize yan. I-caramelize lang natin ang ating white sugar para maganda yung kulay doon sa ating flan. Pagkatapos nating makaramelize ang ating sugar, maglagay lang tayo ng tubig. Tutunawin lang natin hanggat wala na pong buo-buo. At pagkatapos, i-add na natin ang ating slurry. Haluin lang natin maigi hanggat sa magiging smooth and thicken na po yung syrup natin. O, diba? Ganun lang kadali. At pagkatapos, itatapping na natin doon sa pinapatigas natin or pinapalamig nating flan na mixture. Ang caramel syrup naman, pwedeng ilagay natin on top or sa bottom. Depende yan sa presentation na gagawin ninyo. Sa akin kasi, ganito kasi mas maganda tingnan. Diba pag tinatakpan siya tapos yung kulay na caramel ang unang nakita, mas maganda kaysa doon sa puti. O, diba? But of course, depende yan sa presentation. Palamigin lang natin until mag firm and ready to serve sa ating mga bisita. Ganon lang kadali mga guys. Kung kulang kayo sa oras but still may mga visitors or may mga orders kayo for leche flan, itong klaseng paggawa ng flan ang gagawin ninyo para maibigay natin ang pangangailangan at demand ng ating mga customers. Hanggat sa muli, God bless everyone. Bye-bye!